Mga kabasketball, sa video naman na ito ay ating pag-uusapan ang lahat ng mga PBA teams na na-disband or na-defunct mula nang matatag ang PBA hanggang sa kasalukuyan. Well, 44 years na nga po ang ating paboritong liga at sa loob ng mahabang panahon na ito ay madami ng teams ang lumahok at madami na rin ang umalis. So narito ang kumpletong listahan ng mga PBA teams na na-disband sa kasaysayan ng liga. Una sa ating listahan ay ang Koponan ng 7-Up and Colas. Isa ito sa mga pioneering teams ng PBA noong ito ay nagbukas noong 1975. Tatlong taon lamang ang inilagi ng team na ito at nang matapos na nga ang 1977 season ay tuloy na silang umalis. Isa sa mga sikat at hindi malilimutan nilang player ay si Jaime Santos o mas kilala sa pangalan na Jimmy Santos na isang artista at komedyante. At syempre, naglaro din sa team na ito ang original Skywalker na si Danny Florencio. Isa pang pioneering team ay ang Koponan ng Quasar TV Makers. Dalawang season lang sila sumali sa liga kung saan tatlong beses pa silang nagpalit ng pangalan. Ilan sa mga kilalang players na naglaro sa team na ito ay sina Lim Eng Beng, Jimmy Mariano at ang original Iron Man ng PBA na si Jimmy Noblezada. Sunod ay ang team ng UTEX Wranglers. Tinagurian itong third best team ng PBA sunod sa mga powerhouse teams ng Crispa at Toyota. Ilan sa mga players na naglaro sa kanila ay sina Larry Mumar, Florencio at Bogs Adornado. Isa pang pioneer ng PBA ang Mariwasa Noretak. 9 seasons din itong tumagal sa liga at 3 beses din itong nagpalit ng pangalan. At ito, trivia lang. Alam nyo ba na ang player ng Mariwasa na si Joy Junicio ang kauna-unahang player na naka-score sa kasaysayan ng PBA? Sunod natin na ay ang Koponan ng Toyota. Isang napakapopular na team ito sa PBA na tumagal din ng 9 na taon at 9 din ang naging kampiyonato nito bago ito na defunct sa katapusan ng 1983 season. Isa sa mga pioneer teams ito ng liga at 6 na beses itong nagpalit ng pangalan. Ilan sa mga kilalang manlalaro nito ay sina Abe King, Francis Arnaiz, Robert Jaworski at Ramon Fernandez. Isa naman sa pinaka-successful at pinakasikat na team noon ay ang Crispa Redmanizers. Powerhouse team ito kung maituturing dahil nga sa dami ng star players na nasa Koponan. 10 seasons naman ito naglaro sa PBA at na-disband nga noong 1985 kung saan 13 kampiyonato ang kanilang nakamit kasama ang 2 Grand Slam. Ilan sa mga hindi malilimutan players na naglaro dito ay sina Atoy Ko, Abet Gidaben, Freddy Hubalde, Bernard Faviosa, Bogs Adornado at Philip Cesar. Next naman ay ang team ng Tanduay Distillery. 1975 nang sumali ito sa PBA at nagtagal din hanggang sa palitan nga sila ng Pure Foods noong 1988.
anim na beses din itong nagpalit-palit ng pangalan. Ilan sa mga unang players nito ay sina David Cesar, Quirino Salazar at ang magkapatid na Cleofas. Isa din sa mga kauna-unahang team sa liga ay ang Presto Ice Cream. Walong beses naman itong nag-iba-iba ng pangalan sa loob ng 13 seasons sa PBA. Anim na kampiyonato ang kanilang nakuha bago na-dissolve ang team noong 1993 kung saan nga na-acquire naman sila ng Santa Lucia Realty. Ilan sa mga sikat nilang players ay sina Ricky Brown, Manny Victorino at Padim Israel. Samantala, ito ang ilan pa sa mga PBA teams na maagang na-dissolve. Philman Bank, CDCP Galleon Shippers, Tefillin Polyesters, at ito trivia lang mga kabasketball, ang team ng Tefillin ang kauna-unahang team na pinaglaruan ni Coach Norman Black sa PBA. Country Fair or Winston, matapos ngang ma-dissolve ang mga koponan ng Crispa Toyota ay na-distribute naman ang kanilang mga players. Ang ilan nga ay napunta dito sa bagong team na Manila Beer. Tatlong seasons lang ito nag-stay sa PBA bago tuluyang ma-disband. Ilang kilalang players nga ang naglaro dito kagaya ni Ramon Fernandez, Atoy Ko at Abet Gidaben. 1985 naman ang sumali sa liga ang koponan ng Shell kung saan dalawang dekada rin silang naglaro bago tuluyang nagpaalam noong 2006. At alam nyo ba na 11 beses ito nagpabago-bago ng pangalan bago ibinenta ang kanilang PBA franchise sa team ng Welco na mas kilala natin ngayon bilang Rain or Shine. Ilan sa mga hindi malilimutang players nila ay sina Benji Paras, Ronnie Magsanok at ang import na si Bobby Parks. Isa naman sa mga sumikat na team noong 90s ay ang team ng Pop Cola. 1990-2001 ang tagal nang inilagi nito sa PBA bago na ibenta ang kanilang franchise sa kumpanya ng Coca-Cola. Nakasampung beses din itong nagpalit ng kanilang pangalan. At makakalimutan ba naman natin ang kanilang mga star players na sina Boy Beats Victoria, Nick Velasco at Vergel Meneses. Bye.
Sunod natin ay ang Santa Lucia Realtors. 1993 to 2010, naging bahagi ng PBA ang Koponan na ito kung saan nakakuha lamang sila ng dalawang kampyonato bago ibinenta ang kanilang PBA franchise sa Meralco. Ilan sa mga naglaro sa kanila ay sina Jun Limpot, Dennis Espino, Kenneth Duremdes at Marlo Aquino. Matapos naman ang 11 taon ay muling nagbalik ang Tanduay sa PBA, ngunit 3 seasons lamang itong naglaro. Sa Koponan na ito ay una nating nakita sina Eric Menk, Sunny Alvarado at ang ngayoy assistant coach ng San Miguel na si George Gallen. Noong year 2000 naman ay dumahok sa PBA ang Koponan ng Barako Bull kung saan mayigit isang dekada rin silang naglaro bago tuluyang ma-acquire ng Shop Pinas ang kanilang prangkisa sa PBA noong 2011. Dito naman nagmula ang mga PBA stars na sina Willie Miller at Kirby Raimundo. Ang sister company naman ng Barako Bull na FedEx Express ay tumagal din ng mahigit isang dekada sa liga bago nabili ng Phoenix Petroleum noong 2015. Ang mga kilalang players naman na naglaro dito ay sina Yancy De Ocampo, Renren Ritualo at Arwin Santos. Isang dekada namang naging miyembro ng PBA itong Coca-Cola or Powerade bago sila nabili ng Global Port noong 2013. Ilan sa hindi malilimutang players nila ay sina Rafi Rivas, Rudy Hatfield at Gary David. Makalipas naman ng mahigit 3 taon lang ay ibinenta na ng Shop Pinas or Air 21 ang kanilang prangkisa sa NLEX noong 2014. So yan po ang listahan ng lahat ng mga PBA teams na na-dissolve or na-disband sa kasaysayan ng liga. Karamihan po sa mga teams na ito ay dumaan sa problemang financial or di kaya ay hindi gaanong naging successful sa PBA at napilitan lang ang ipagbili sa ibang kumpanya ang kanilang prangkisa. Manatili pong naka-tune in sa channel na ito at huwag ding kalimutang mag-subscribe para naman araw-araw may basketball news at trivia kang mula sa akin. Well, hanggang sa muli!